Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano mag-construct ng perpendicular bisectors. Halimbawa, meron akong line segment AB. Ano ba ang ibig sabihin ng perpendicular bisector? Kailangan nating hatiin itong line segment na ito sa dalawa. At yung line na mabubuo natin ay magko-form ng 90 degrees. Tingnan natin kung paano natin ito gagawin. Kukunin natin ang ating compass at ilalagay natin yung center niya sa point A. Pagkatapos, ilalagay natin yung compass na more than half of the length of AB, katulad nito. Yan, lagpas sa kalahati. Tapos, idodraw natin ngayon yung ating arc. Gagawin din natin yon para sa point B. Yung same na setting sa compass, ilalagay lang natin yung center sa point B. Kung saan mag-i-intersect yung dalawang arc, yun yung magiging point natin at saka natin i-coconnect gamit ang ruler. Ito na ngayong line segment na to ang perpendicular bisector ni line segment AB. So kung mapapansin ninyo, hinahati niya yung line segment niyo sa dalawa at yung line segment na ito ay perpendicular kay AB. Gawin natin itong exercise na to. Given triangle ABC, i-construct natin ang mga perpendicular bisector ng AB, BC at AC. Uulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Yun nga lang ngayon, yung AB natin ay part na ng isang triangle. Ilalagay natin ang center ng compass sa A at magdodraw tayo ng arc. Sunod, ilalagay natin ang compass sa B at magdodraw tayo uli ng arc. Kukunin natin ang point of intersection. Tsaka natin i-coconnect ng ruler. Nadraw na natin ngayon ang perpendicular bisector. Kukunin din natin yung midpoint ng AB. Ito, kung saan niya na-intersect ng perpendicular bisector yung ating segment AB, ito ang ating midpoint. Ngayon naman, gawin natin para sa perpendicular bisector ni BC, ilagay natin sa B, ilagay natin sa C, kunin ang intersection ng dalawang arc, tsaka natin i-connect gamit ang ruler. Ito na ngayon ang midpoint ng BC, CL. Uulitin lang natin yung proseso para kay AC. Ilalagay ang compass sa A, yung center. Ilalagay naman natin sa C uli. Tapos, kukuhanin uli ang paulit-ulit lang. Kukunin natin ang intersection ng dalawang arc. Tsaka natin i-coconnect gamit ang ruler. Makukuha na rin natin ang midpoint. Ayan. Kung saan niya mai-intersect yung segment AC. Ito na ngayon ang midpoint ng AC.